Hi guys! Welcome back sa ating channel. And since nasisipag-sipag ako ngayon, gumawa ng video dahil weekend, pag-uusapan natin ngayon ang introduction to cybersecurity. Kasi chinek ko yung mga videos ko, parang about networking and cybersecurity talaga, maraming nanonood, no? And thank you po sa panonood. So, ang pag-uusapan natin is introduction to cybersecurity part 1. Ngayon, bakit ko sinabing part 1? Kasi, theories muna tayo, okay? Kung paano tumatakbo, explain ko muna. Bago tayo mag-dive deep sa mga diagrams na ipapakita ko next video. So, sa part 1, introduction muna tayo. So, theories. So, introduction to cybersecurity. What is cybersecurity? Principles for protecting information. Motivation of a cybersecurity attack. Types of cybersecurity, types of hackers, common attacks, how to secure your computer, how to become a cybersecurity expert, and responsibilities of a cybersecurity expert. So, lahat ng to ay tatakil natin dito. Dapat lalagyan ko pa ng history, kaso napakahaba nung history niya. Hindi ko siya pwede isingit dito, baka maging isang oras, dalawang oras yung video ko. Eh, gusto kong maiksi lang sana. Meron akong isang topic dito, types of hackers. Nakagawa na yata ako ng gumawa na ako ng video about this, specifically for this. Pero dadaanan din natin yan dito ng medyo konti, okay? Okay, so what is cybersecurity? A technology and process that is designed to protect networks and devices from attacks and unauthorized access. So, straightforward. So, cybersecurity, ito yung ginagawa natin para ma-prevent ang mga unauthorized access or hacking sa loob ng isang organization or saan man tayo nagtatrabaho, no? Actually, kailangan din natin ng cybersecurity for our own selves, okay? Levels of cybersecurity, the personal level, on work level, and in government level. Okay, explain ko muna. On a personal level, lahat tayo meron tayong identity. Meron tayong offline and meron tayong online identity. So, sa online identity, ito yung mga information na pinapasok mo, kunyari sa social media, email mo. Di ba pag nag-set up ka ng email, gawa ka ng email address mo, tapos pangalan mo, gender, birthday, contact number. So, parang nilalagay mo na rin yung information mo online, di ba? So, pag nag-create ka ng online banking, registered ka sa SSS, yan. So, meron kang online identity. Meron ka ring offline identity. Ito yung mga naka-print out or mga hard copies like yung ID mo, yung passport mo, yung NSO mo, yung birth certificate mo, no? Yun. So, mayroon yung online offline identity mo. So, another thing is meron kang work identity. Pag nasa office ka, hindi mo naman pwedeng gamitin yung email mo sa personal level, yung Gmail mo, tapos nasa office ka. Sa office, ang gagamitin mo yung work email mo, di ba? So, meron ka rin information dyan kay HR sa system nyo. So, nandun din, di ba? Next is sa government. Sa government naman, meron tayong yung mga information natin. Yun nga, yung sa NSO, SSS, lahat ng information natin, PhilHealth, medical information, ganyan. Merong copy ang government for sure. Okay? Next. So, yun yung iba-ibang identities, no? So, ngayon, example tayo. Example muna tayo. Okay? Kunyari, ikaw to. Tapos, it's either nasa bahay ka or nasa work ka. Work from home ka, ganyan. So, ikaw yan. So, meron kang nasa balancer ka. Ganyan yung sa mga modern workplace eh. Nasa balancer, tapos nakatayo lang. Para daw hindi tumataba or para maging healthy ba. Nakatayo lang. Mas ideal daw mag-work ng nakatayo. Ayan. So, ganyan yan, no? So, nag-work ka. Tapos may biglang nag-email sa'yo.
Sabi nung email is, "This email is from your IT department. Please click this link to identify your information, to update your information, blah blah blah." Tapos ang nakalagay sa email is IT at yung company nyo, no? .com or .org. Kung hindi ka masyadong keen, hindi ka masyadong nagbabasa, kung hindi mo masyadong binabasa yung headers, kung hindi ka masyadong informed sa cybersecurity, pipindutin mo kagad yung link. Wala kang pake, di ba? Wala kang pake kung ano man yung sinabi ko or kung ano man sinabi nung nag-email, basta ikiklik mo yung link to verify. Kasi nakatid mo, naka-highlight verify eh. Kinlik mo ngayon, so patay ka. Kasi nakapasok na kagad siya. Minsan sa pag-open lang ng file, nakaka-run ng script ang mga hackers or nakakapasok sila sa computer mo. So be careful guys, especially sa email, kasi tayo yung pinaka-weakest link, yung mga clients, yung mga users, yan. Tayo yung mga weakest link. Tayo talaga yung pinupuntirya. Lalo na yung sa mga important na department, accounting, purchasing, yung mga president, CEO, yan. Yan ang laging ano tina-target ng mga hackers, no? Yan ang lagi nilang ini-email. So, pag may nakita kayong email, basahin niyo maigi, huwag kayong basta-basta click. Kahit sa personal email niyo or kahit sa text eh, meron ako mga nare-receive na text na galing daw kay Lazada, i-click daw yung link, nanalo ka, ganyan. Pag i-click mo yun, guys, wala nang ano yan. Kapag nakapasok na sa mobile nyo, sa laptop nyo, wala nang kawala. Minsan, parang mapapansin nyo na lang, na-click nyo, tapos wala nang mangyari. Kumbaga, wala nang mangyari. Oh, bakit ganun? Nag-enter naman ako ng information, but wala nangyari, or whatever. Ibig sabihin, nakapasok na siya sa loob nang hindi nyo alam. Okay? Nagra-run na siya in the background of your computer. Anyway, example lang yan. Isang example lang yan ng hacking. Okay, so ito naman, punta na tayo sa advantages of cybersecurity tools. Ngayon, mas magiging secure tayo kung i-implement natin itong mga cybersecurity tools. Pero before that, ito muna yung mga advantages niya pag in-implement natin, no? Number one, protection of business. Of course, number one yan. So, laging ang ina-attack ng mga hackers, hindi lang personal. Talagang yung mga businesses talaga ang ina-attack nila. So, yung recent na ransomware attack, nakalimutan ko na yung tawag dun sa company na yun. Pero merong isang big attack na nangyari. Is nakuha lahat ng information dahil na-hack yung system nung... Ang funny thing is, ironic na ang hinack nila is... parang security firm, parang ganon. Isa siyang company na nag-secure ng mga companies na iba, ng mga clients nila. Tapos sila pa yung na-hack. Anyway, basta yun, may nangyaring ganon. So, protection of business ang number one advantage pag may cybersecurity tool ka. Of course, hindi lang offline, again. So, kailangan online, meron din tayong protection. Number two is increase productivity. Siyempre, kung walang sagabal or walang nangahack sa'yo or walang makapag-hack sa'yo, tuloy-tuloy ang business, no? Increase productivity. Pataas lang ng pataas. Next, number three, inspires customer confidence. So, for example, si Lazada, yung mga e-commerce, yung mga yan. So, siyempre, nag-i-inspire ng confidence sa mga buyers na, uy, si Lazada, kasi kapag na-hack si Lazada, naku, malaking ano yan, malaking problema, lalo na sa confidence mo bilang ikaw, bumibili ka kay Lazada. Kunyari, pinasok mo yung credit card information mo doon, diba? So, takot ka, diba? Dahil na-hack si Lazada. Sample lang yun, ah. Guys, hindi talaga na-hack si Lazada. Pero example lang yun. Siyempre, takot ka, diba? Uy, patay yung information ko, ganyan. So, kailangan ng inspiration ng customer. Okay? Kailangan ng confidence. Number four, stops your website from crashing. So, syempre, again, for the e-commerce or kahit sa mga big companies like Microsoft, pag biglang nahack ka or nag-stop yung service ng isang service mo, for example, yung email,
syempre, bad reputation yon, no? So, next is protection of your customers. Syempre, puput sila ng information doon. So, for example, kay Google, baka ng email. Syempre, protection ng mga customers mo. Isa ka sa mga customers kasi isa ka sa may mga accounts kay Google. So, pag na-hack si Google, nakuha yung mga email mo, information mo, mga pictures mo, email mo, ganyan. Syempre, hindi magandang ano yun, di ba guys? So, yun. Hindi magandang image. So, ito yung mga advantages ng cybersecurity tools. Principles for protecting information. Madalas to sa interview. So, pag magsa-cybersecurity engineer ka or analyst, tinatanong to. Kasi ito yung basic principles for protecting information. Ito yung CIA or confidentiality, integrity, and availability. Confidentiality is the information and function can be accessed only by authorized parties. So, by the word itself, confidentiality, kailangan yung makaka-access lang ng information is yung authorized personnel. And, kung ganun ang nangyayari, so, meron tayong confidentiality. Integrity. The information and functions can be added, altered, or removed only by authorized parties. Parang medyo same sila ni confidentiality. Ito lang, sa access level kasi ito. Sa access level part naman ito. Kumbaga, kung ako, kunyari ako yung isa sa mga admins, meron akong access level na pwede ako mag-edit, delete, add ng information. Tapos meron akong isa pang colleague na kasama, meron siyang capability na read-only lang siya. So, read-only lang talaga siya ang kaya niyang gawin. So, parang may integrity dun sa access level information. So, yon. Sa availability, information and function must be available on demand and according to agreed upon parameters. So, ibig sabihin, hindi naman sa perfect, pero kailangan yung availability mo is 99.9%. Parang perfect na rin, di ba? Pero kung nakabasa na kayo ng mga agreement sa cloud or internet, nakalagay doon parang availability is 99.9%, ganyan. So, makikita nyo yun doon. So, parang customer confidence yun, di ba? Na, uy, sila is available 24/7. Hindi sila nagda-down kasi meron silang mga ginagawa just in case na may mangyari sa isang server nila, meron silang backup. Parang ganun, may availability. Okay? So, next, what is cybercrime? Ano naman yung cybercrime? Definition. Cybercrime is a crime that involves a computer and a network. The computer may have been used in the commission of a crime or it may be the target. Cybercrime may harm someone's security and financial health. Ayun. So, sinasabi dito na it's between a computer and a network. And may harm someone's information. Kasi yung security nila or financial health records mo, kapag nahack ka kasi, di ba? That's a cybercrime. So, ang mangyayari doon is makukuha yung information mo, makukuha yung health records mo, just in case kung ano man yung nandun sa computer mo na very personal information na dapat walang iba nakakaalam. It's between you and, kunyari, kung health records, it's between you and the hospital, pero kailangan, di ba, walang nakakaalam ng ano. Kasi meron tayong tinatawag na data privacy. So, that's another topic, pero meron tayong tinatawag na data privacy, which is maraming mga rules, no? So, yun. That's cybercrime. Kumbaga sa pagnanakaw, parang ninakaw yung information mo online. Motivation. Ano ba ang mga motivation ng mga cybercrime or ng mga hackers, 'di ba? Number one, demand money or ransom. Of course. Kung hindi sila makapagnakaw physically, kaya nila magnakaw online, 'di ba? So, kailangan nila ng pera. Usually nga, inaano nila sa crypto, no? Kasi, yun talaga magiging anonymous sila.
isend mo dito sa crypto wallet ko para ano, ganyan. Next, damage the reputation of the company. So, syempre, kapag may nang-hack or nag-down ang website nyo, affected ang mga customers nyo. So, parang, ano sila, yung reputation nyo, bababa, for sure. Hindi man maalis, pero yung confidence, nila, bababa ba. Disrupting business continuity. So, kung na-hack kayo, syempre, it will take time to restore things, no? Re-restore nyo pa yung data, kung the way it should be. So, magkakaroon ng disruption sa time. So, makakakain ng oras, no? Create chaos and confusion. So, kakagulo. Syempre, magkakagulo yung users, magkakagulo lahat. Pati yung IT, nawindang na, di ba? Create chaos and confusion. Next, achieve military objective. Ito naman, minsan, ito naman, ibang klase ng pag-hack naman to. Yung hinahack nila is yung government, yung military information para makakuha sila ng information sa, kunyari lang ah, si Philippines, sinak si, ano, gantong country na to para makuha yung information about their military expenses, kung ilan yung ganto nila, yung ganyan-ganyan. Basta yung tungkol sa military nila. Para merong alams yung hacker. Parang ganun. Next, just for fun. Pwedeng naglalaro lang yung mga hackers or parang pinapatunayan lang nila na, uy, kaya kitang i-hack, ganyan. This is just for fun. Parang dati meron niya taong company dati na, ano, na-hack. Tapos pinalitan yung ano, webpage. Parang yung mga nag-hack, hindi naman ang hingi ng ransom. Pero parang yun lang. Sinira nila yung website. So, parang just for fun. Okay, next one is the 10 types of hackers. So, yun nga, may video ako nito, separate video about different types of hackers, pero ito, medyo madami to, 10 types. White hat, ito yung mga klase ng hackers na hinahire ng isang company para makita yung weaknesses ng security nila. So, ang gagawin ng white hat is i-hack, itatry niyang i-hack yung company. And doon makikita kung ano yung mga kulang or mga security vulnerabilities ng isang company. Okay, so ito legit sila. Hindi sila criminals, paid sila. So, yan yung mga ethical hackers. Okay? Next, kung may white, meron din tayong black. Ito yung mga bad. Ito yung may mga motivation katulad ng inexplain ko kanina, no? Mga motivations of a cybercrime, yun yung motivation ni Black Hat. Okay? Gray Hat, ito yung sits in between White Hat and Black Hat. Nangahack din sila ng government or ng mga companies, private companies, ng tao. Pero wala silang intention na kunin yung information or ikalat. Ang gusto lang nila is ipakita sa isang private firm na, uy, yung weakness mo, yung website mo. Kaya kong i-hack basta-basta. Pero wala siyang kinuha or wala siyang pinalitan na information. Okay? So, ganon. Parang nanggugulo lang siya. Chaos. Script kiddies. Ito yung mga hackers na katulong ng mga senior hackers. Ito yung mga newbies or amateur sa pag-hack. Pero meron ng created scripts or code na kayang patakbuhin ng script kiddies. Tuturo na lang sa kanila or i-email, sabihan na lang sila, okay, ang gagawin mo is attach mo to. Tapos i-email mo sila, mag-pretend ka na ganyan-ganyan. Meron silang social engineering skills. Kaya nilang manloko, kaya nilang mang-copy ng, manggaya ng email ng iba. Parang ganon. No, pero yung lahat ng ginagawa nila na yun, may tulong ng senior hacker. Next is the green hat. Okay? So yung green hat parang script kiddies din, pero ang intention ng green hat is maging senior hacker. Parang meron siyang motivation na gusto niyang maging hacker in the future, na maging senior hacker, no? Na matuto. Tapos ito si blue hat. Para din siyang script kiddies and green hat, pero ang
iba rin ang motivation niya. Ang motivation naman niya is hindi niya motivation na gumaling eh, na maging senior hacker eh. Ang motivation niya lang talaga is manggulo. Parang ganun. Parang black hat, 'di ba? Parang ganun din siya. Pero wala siyang motivation na maging magaling. Ang gusto niya lang is maging popular siya. Mag-iwan sila ng mga kumbaga ito siguro magagawa sila ng pangalan kung napanood niyo na yung Mr. Robot, 'di ba? Meron silang F Society, 'yan, para makilala. To gain popularity. Next is si Red Hat. I think si Red Hat is same din with White Hat, pero ang nangyari dito, kina-counter niya si Black Hat, pero minsan parang aggressive type to si na-hacker, si Red Hat, no? And kapag na-counter niya na si Black Hat, ang motivation niya is talagang i-pin down or i-put down si Black Hat or kung sino man yung mga hacker na yon. Next is the sponsored. Ito yung mga bayad ng sponsored na kunyari may nagbayad sa kanila na, uy, ganito, i-hack mo si gantong government, ganyan. Pero babayaran ka namin. Tapos, so yun. Yun ang motivation nila. Sponsored sila. So, bayad sila. So, mang-hack sila ng ibang company. Okay? Hacktivist. Ito yung may mga social, basta mga political to eh. Kumbaga ganun. Political agenda. No? Yung mga hacktivist. Tapos, meron din tayong suicide. Ito naman yung mga suicide hackers. Mga hack sila. Wala silang takot. Kung mahuli sila, bahala na. Pero parang minsan meron silang mga agreement doon sa nakausap nila na kapag nahuli sila is babayaran sila or babayaran nung taong yon yung family nila. Kumbaga may kapalit, no? May kapalit yung paghuli sa kanila. Suicide hackers. So yun, hindi ko masyadong explain kasi meron na akong another video for that. And sobrang haba niya. So piece by piece lang. Okay guys, so let's go naman to common cyber attacks, no? Common attacks in cybersecurity. Number one, DOS or denial of service or DDoS attack. Ito yung gumawa ko ng video nito eh. A full video about DDoS on how it works. Pero with just an example, a denial of service attack, ang ginagawa niya, nagsisend siya ng multiple request dun sa ina-attack niyang server or computer. Ang aim niya is to flood the server or yung computer with request hanggang sa maludod yung server or yung computer at hindi na makapag-handle ng multiple capacity or request. So, pag na-flood siya, babagal siya or it's either magda-down yung server. So, yun yung intention niya. Next is yung malware attack. Ito yung mga virus na nakakapasok sa mga computer natin through email, website, malicious websites, or through hacking. Next, phishing. Ito yung usually sa email. Gumagawa sila dyan ng links or gumagamit sila ng email spoofing. Yung magpipretend sila na sila yung kausap mo, na legit na yung sila yung kausap mo, and then yung email nila parehas na parehas, no? May email spoofing na technology silang ginagamit doon. So to prevent that, merong mga yung mga email, lalo na sa mga organizational level, meron silang feature to prevent that. Si Microsoft meron siya noon. Next, man in the middle. Ito yung in between, nasa in between ng connection between the computer and the server, vice versa. So ito yung mga hackers. For example, sa isang network, may nakapasok na isang hacker, no? So magpipretend siya na siya si ganitong server, and then pag nag-request yung ibang computer kay server kung saan nagpipretend yung hacker, is makakapasok na siya dun sa
Actually, basically, kapag nakapasok naman yung hacker sa loob ng isang network, pasok niya na lahat yun eh, di ba? So, ano pa ba yung example ng man in the middle? Kapag ano, sa mga computer shop, no? Pag kukonek ka, so, kunyari kay SM. Si SM, meron siyang free wifi, ganyan. So, minsan, may mga nagpipretend, hindi sila si SM wifi. Hindi talaga sila sa SM Wi-Fi. Kukonek ka ngayon doon, no? Nagkamali ka. Akala mo free SM Wi-Fi. Pero nagpe-pretend lang sila. Kaya ako hesitant ako kumonek na ngayon eh. Sa mga public internet. Naku, takot ako. Kasi baka mamaya hindi naman pala yun. Kasi di ba kapag free, wala namang password. Di ba papasok ka lang. Tapos lagay-lagay ka lang ng information. So, hindi ko na ginagawa yun. Meron naman akong data. Next, cross-site script attack. Usually, sa mga ano to eh. Sa mga websites, malicious websites. Tapos, biglang may magpa-pop up sa'yo. Kahit wala ka namang pinipindot. May nagpa-pop up na ano, message, no? Tapos, pag kinlik mo yun, minsan nga kapag kahit hindi mo siya i-click, kahit pumunta ka lang dun sa site na yon na malicious, alam ko, ano na siya eh, nag-i-install na siya sa background. Ewan ko lang ah, basta ganun. Parang may ganun siyang ano eh, cross-site script attack, yung tawag doon. Next, password attack. Ito naman yung brute force. Yung kung naririnig niyo yun, brute force attack. Ito yung guessing game na ginagawa ng mga hackers. Nag-guess sila ng mga password, ng hula. Brute force ang tawag doon, no? So, yung password, hinuhulaan nila or gumagamit sila ng script para makapaghula ng mga password. So, it's much better. Kapag meron kayong two-factor authentication, mamaya, explain natin. Next is eavesdropping attack. Yung man in the middle is like an eavesdropping attack. So, kunyari may communication between sa telepono. Kumbaga, merong nag-wiretap. Merong nakikinig. Ang intention niya is listening lang. May dalawang klase ng eavesdropping attack. Nakalimutan ko na yung dalawang klase, guys. Sorry. Pero meron niya dalawang klase. Pero yung isang klase, hindi ko alam kung active-passive yun ba yun. Active-passive. Basta merong isang eavesdropping attack. Tapos meron siyang dalawang klase. And then yung isang klase, is, ang intention niya lang is mag-listen dun sa pinag-uusapan. Kumbaga, kunyari tayo, nag-uusap tayo sa Skype, no? Ako, tas ikaw, nag-uusap tayo sa Skype. Andun siya sa gitna. Naririnig niya yung pinag-uusapan natin parehas. So, nagli-listen lang siya. Eavesdropping attack. Next is SQL injection attack. Ito yung mga attacks for the server, database server. So, syempre, yung mga application, meron yung mga database. So, pag in-attack nila ang SQL database, walang laman ang application, wala ng data. So, yon. Next is how to secure your data. Yan. So, nalaman natin yung mga different attacks ng kayang gawin. So, paano naman natin ipiprevent? Number one, usong-uso to ngayon, two-factor authentication. Sa Facebook, sa Google, meron na yan. Tatanong sila, ano nga ba yung two-factor authentication? Other than your username and password, meron ka pang isang information na ikaw lang ang nakakaalam or ikaw lang ang may hawak. For example, yung phone mo, di ba? Phone number mo. Ikaw lang may phone number na ganun. Ikaw lang, pag magsisend sila ng one-time password, di ba? For example, nag-login ka kay Facebook. Username, email, password. Okay, pagka-login mo, tatanungin ka pa, may another question. Kaya ang tawag doon, two-factor authentication. Kasi may another question na naman siya, okay, nag-send kami ng one-time pin sa mobile number mo, blah, blah, blah. Or sa email mo, pakisend yung code. So, that's another piece of security na pwede mong ilagay. Para mahihirapan, mahak ka man, nalaman man yung password mo, eh wala naman silang access dun sa cellphone mo, di ba? Or wala silang pasok, wala silang access sa email mo. Ikaw lang naman may hawak. So, meron pang isang maghihinder sa kanila.
to hack you. Next, secure your password. Okay. Of course, pwede naman nating sauluhin lang yung password. Yung iba, sinusulat yung password. Yung iba, nilalagay sa cellphone yung password. Hindi ko alam kung paano information, kung paano nyo isi-secure yung password nyo, pero siguro, pero alam nyo guys, pag sinulat nyo kasi, meron pa rin possibility na meron mga kuha nun. Diba? Meron pa rin possibility. Pero, pwede rin namang isulat. Pero, make sure lang na yung sinulatan nyo is walang nakakakita nun or walang may access. Okay? Next, password complexity. Yan. Ang daming may mga password na napakadali. Kasi ayaw nilang mag-alala ng password na mahirap, syempre, 'di ba? Kasi baka makalimutan din nila. So, yung password siguro, merong mga strategies eh to create a password na madali lang matandaan. Pero code siya. Kunyari, yung salita, yung word na complexity, yung wag yung word na password kasi lagi nang gamit yan yung word na complexity. Kunyari yan ang password mo, complexity, pero ang spelling pala niyan C0MPLE tapos malaking X, ganyan ganyan. Basta gawin yung may numeric, may alphanumeric siya, meron siyang uppercase, lowercase, may symbol, may number. Tapos medyo more than 8 characters. Medyo habaan nyo. Okay. Huwag yung masyadong madali. Kasi masyadong madali, tapos wala pa kayong 2-factor authentication. Ako. Good luck. Regular updates. Okay. So, dapat, kung nagagawa kayo ng password, palitan nyo rin. Hindi yung buong buhay nyo yun na yung password nyo, di ba? Tsaka yung password nyo pare-parehas. Parehas sa email, parehas sa Facebook, parehas sa Instagram, parehas sa information nyo sa SSS. Hindi pwede. Kailangan iba-iba. Pwede kang gumamit ng password manager para hindi ka na magsaulo. Diba? Next, update your antivirus. Ito. alam ko, sana wala na naka-Windows 7, no? Windows 10, palagi may update yan si Windows 10, no? Kahit Home Edition, Pro Edition, lagi may update yan si Windows 10. Sorry, antivirus. Si Windows 10, meron niyang kasamang antivirus. Si Defender, maganda siya, actually. Kahit yung hindi siya paid, maganda siya kasi ang higpit talaga niya. Kahit installation nga eh. Nagde-detect siya ng mga application na hindi naman virus, pero sinasabi niya virus daw. Pero pwede mo siyang accept. Lagi nyo lang i-update yung antivirus nyo. Okay? Lalo na yung organization or yung company nyo, dapat talagang bilan kayo ng antivirus. Imposible. Hindi pwedeng wala. Okay? Hindi pwede yun. Next, how to secure your data firewall. Sa mga companies naman to. Ayan. Kailangan may firewall. Siyempre, importante yan. Meron akong video about firewall. Panoorin nyo. Nandiyan sa mga videos ko. Okay? Spam filtering. Okay? Spam filtering, ito yung nagfi-filter ng mga spam ba siya? Or virus, may detected virus ba siya? Kung magandang klase yung email ng company nyo, meron niyang built-in na spam filtering, or kung wala, kung naka yung email nyo is in-house, nasa loob ng office, dedicated, meron dapat kayong spam filtering na software. So, sila yung mag-filter ng mga incoming emails, kung may attachment bang virus, ganyan. Okay, next is encryption. Dapat yung data na sinesend nyo over the web, online, dapat encrypted. Make sure na yung binibili nyong application is merong kasamang encryption. Madalas to sa cloud, no? Cloud, or yung mga Microsoft 365, yung mga ganyan, Google, works
workspace pa tawag sa Google. Basta yun. Okay. Tapos, we have secure DNS. So, yung mga DNS nyo, in-explain natin kung ano yung DNS, pero yung kung meron kayong mga website, mga server na front-facing sa public, naka-face sa public internet, kailangan secured, may SSL. Okay? Daily backup. Yan. Itong daily backup na to, importante kasi just in case na wala talaga, nahack talaga kayo, meron pa rin kayong last resort na yung backup. Kahit medyo kulang-kulang siya, kunyari nahack kayo kagabi. Kunyari nahack kayo ngayong umaga. So, at least, kung may backup kayo yesterday, meron pa rin kayong data na mababalikan yesterday at i-restore na lang yon ng IT. Okay? So, that's how to secure your data. Yan, i-follow niya yung steps. Kaya yan dalawa kasi. Hinati ko kasi ito yung personal level. Pwedeng personal level lang. Pero pwede rin sa work. Personal and work level. Ito work level. Kasi hindi mo naman kailangan neto eh. Sa personal. Wala ka naman neto eh. Diba? Pero, pwede din. Katulad ng backup. Kung meron kang mga cloud service, kung meron kang personal cloud service like Google, yung sa OneDrive, di ba? Kung meron kang ganun, di daily backup ka pa rin. Next, cybersecurity expert. Mali yata yung grammar ko. is the one who protects information from unauthorized access, illegal duplication, and theft. He fights against cyber criminals and those who use hacking methods in the internet to steal private or sensitive information. So, ito yung mga cybersecurity expert. Ito yung mga nag-implement ng mga cybersecurity tools natin para ma-protect tayo from the hackers. Okay? So, responsibilities, finding weakness in security. So, kumbaga parang white hat hackers or ethical hackers, no? Finding weakness in the organization security. Monitor the systems. So, kailangan yung mga system updated. Hindi lang nagra-run. Kailangan updated lahat at all times. Network breach. So, just in case na may mangyaring hacking, ito yung person na sasabihin, ito ang gagawin natin. Okay? Just in case of a network breach. So, certifications na pwedeng kunin. Number one, CompTIA. Cybersecurity Analyst Plus. Parang mali yata yung icon ko. Pero, this is para sa mga gusto maging cybersecurity analyst. Pero, merong isang CompTIA na Network Security ba yun? CompTIA Security Plus. Meron din siyang CompTIA Network Plus. So, yun yung mga certificates na pwedeng kunin. CEH or Certified Ethical Hacker. Certified Information System Security Professional. Napakahaba. Ito pa. Meron ding CISA or yung Certified Information System Auditor. So, ito yung mga kahit isa lang dyan, magkaroon ka ng certification. Malaking bonus na yun. Okay? So, yun yung part 1 ng ating introduction to cybersecurity. And then next, meron naman tayo yung mga diagram. Papakita ko. No, yung mga iba-ibang network devices. Okay? So, thank you guys. Medyo mahaba itong ating video. So, see you next video. Bye!